to, masaya ako. Kasi si Pastor Kibuloy, pinili niya yung tamang landas at tamang government entity na pagsukuan. Okay, so ulit-ulitin natin kasi dito sa mainstream media, some of them or most of them would use the term nahuli, okay, nahuli, to cover up yung kahihiyan nung administration, to cover up yung pagiging inutil nung administration. Kasi inutil sila eh. Hindi nila nahuli. Ang tamang term dito is sumuko. Kasi kapag sumuko ka, ibig sabihin, meron kang high trust doon sa pinagsukuan mo. So saan siya sumuko? Kay General Berlante. Oh, kung hindi ako nagkamali, nakalimutan ko na. Oh, ayan, ayan, saan ba yun? Sa ISAP. Basta doon sa general nung ISAP, no? So, alam mo yung bakit ako masaya? Kasi, etong si Tore, walang puso after nung hearing, paiigtingin pa daw at dadagdagan pa, which is yun yung nakita natin kanina na talagang totally na parang martial law talaga. Ngayon, alam kong napanood yun or nakikita yun ni Pastor. Immediately, nag-decide siya na sumuko. Dahil meron siyang care sa mga miyembro niya. So, yung decision na yun, na immediate decision na yun, na kahit alam niya na nasa bingit at alanganin ng kanyang buhay, nag-decide siya na sumuko in exchange doon sa possible na pwede talagang dadanak ang dugo. Dadanak ang dugo diyan. Sa totoo lang, naisip yan ni Pastor Kibuloy. Dadanak ang dugo kung hindi siya susuko. Pangalawang epekto nun, good effect ng kanyang pagsuko, mapapahiya sila Tore, sila Marbil, si Marcos Jr., nasabi nila may tunnel, may bunker, may heartbeat. Mapapahiya sila. Kanina kung napanood ninyo yung interview kay papanood ko sa inyo yung interview kay Tore, kung saan hindi niya masagot. Tinanong si Tore, paano ba nahuli si Kibuloy? Panoorin natin kung ano yung sagot niya. Ito. Tinanong siya. Pasensya na kayo, nandito kasi ako sa airport, medyo maingay eh. Pero sana naririnig ninyo yung aking sinasabi. Ayan, pakinggan nyo. Yun, asa yung next phase na ating paghahanda na yun? Paano nahuli? Sa kamay ng autoridad, si paano daw nahuli? Idea sa full story niyan. I think you have to ask. Wala daw idea sa full story. Nandun ka sa Kingdom, sa KOJC. Sabi mo, nandun siya. Tapos ngayon, nung tinanong ka paano nahuli, hindi mo alam yung full story. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nakahuli. Secretary, kung paano ang full story kung paano nahuli si Mr. Kibuloy. Basta nakita lang kanina dito na ating mga reporters. Ulitin ko yung tanong kanina nung wala pa kayo. Ay may aeroplano nga dumating. May aeroplano nga dumating. Was it really C-130? Yeah, that's C-130. Dito po dumating. Dumating sa Davao. Sa Tong 11, yeah. Then may nakasunod na 9 vehicles on convoy. Yeah, may convoy na nakita, sabi niyo, di ba? Tapos it was led by our Nakita nyo, napahiya siya. Kasi kung ikaw yung nakahuli, take note, oh, sige, gamitin natin yung kanilang lingwahe na nahuli. Sige, let's say, okay, nahuli.
even alam natin na hindi nahuli kundi kusumuko. Sige, tinanong siya, paano siya nahuli? Ikaw ang in charge sa compound, tapos sabi mo, nandun siya sa ilalim, may bunker, 14 days kayong nandun, 3,000, 5,000 na mga kapulisan, tapos tinanong sa'yo, straight to your face, paano nahuli? Tapos hindi mo alam kung anong detail? So, ibig sabihin, sinayang ninyo ang resources ng gobyerno, yung mga kapulisan, mga kapaguran ng mga kapulisan may namatay, nasugatan, okay? Tapos, tinanong ka kung paano nahuli. Hindi mo alam kung ano yung full detail. Hindi ikaw ang nakahuli. Kung nahuli man. Kasi ulitin ko, let us correct the term. Kasi sabi, nahuli. Always, pag sinabi nila nahuli, mali sila, fake news. Bakit fake news? Kasi hindi siya nahuli. Kundi, voluntaryong sumuko. Malaki po ang pinagkaiba. Voluntaryong sumuko. At ang nakakahiya, kung ang nakakahiya dito, sumuko siya, hindi kay Tore, hindi kay Marbel, hindi kay Marcos, kundi sa isang pinagkakatiwalaan. Yung pagsuko mo sa ISAP, sa AFP, ibig sabihin malaki ang tiwala mo doon sa institution na yon. So ano ulitin ko, ano yung epekto? Ano yung epekto nung pagsuko niya? Malilinis ang compound. Okay? Yung mabaho mawawala na, mawawala na rin sila. At nakita ko nagyakapan din yung mga kapulisan na nandyan with the members which were just but humans. But don't forget, tinanong din si Tore, paano yung ano, sabi niya, sabi ni Tore, sana okay, pasensya na kayo sa mga miyembro ng KOJC, trabaho lang, ganito ganun, sana maging magkaibigan pa rin tayo. Tapos tinanong siya ng media, sabi niya, paano yan, kakasuhan daw kayo? Oh. Okay lang, sabi niya. Kasi hindi, wala talagang kapatawaran yung ginawa niya eh. Nakiusap na't lahat para lang sa mga, kahit para dun sa mga kabataang mag-aaral. Hindi niya pinakinggan. So, kahit na magkapatawaran man tayo, magyakapan man tayo, yan kasi nakita ko nagyakapan yung mga miyembro dyan sa kayong kapulisan. Wala din namang ano yung mga ano kasi ginagawa nila yung trabaho nila na labag sa kanilang kalooban. So, okay lang yun. Pero itong sila Tore, ano talaga? I really don't know the details. Pakitanong nyo lang ako si SIRG kasi siya talaga ang makakaalam ng mga detalye na ito. Pahiya ka. Ano po pakiramdam RD na natapos talaga? It's such a relief. Matulog muna tayo. Makabawi na tulog bukas, flag raising pa. Okay. Magpapasalamat sa akin mga tao bukas kaya I think I'll be preparing some messages for them. Tomorrow RD, ano ang gagawin natin maliban sa flag ceremony? Like sa ano po? Like a... for one, I would like to give thanks to my people. Pangalawa is mag-lay ako ng rent sa puntod ng tatay ko. Nandyan, sa loob na kampong ito. Parang biglang bumait ah. Parang biglang bumait. Kampong ito. Well, it's really a relief na masabi. Hindi alam ng mga tao yan. Pangalan ng tatay ko ay nakaugit sa bato dito sa loob ng kampong na ito. Paano naging relief? General Peralta ng AFP, ISAP, ingatan po ninyo si Pastor Ayan. Unang-una, paano naging relief yon sa'yo, Tore? Kung hindi naman ikaw yung nakasolve, kung hindi naman ikaw yung pinagsukuan, kung hindi naman ikaw yung, sige sabihin natin, sabihin mo nahuli, ang nakahuli. So,
ano ti, alam mo yung demeanor niya na patawa-tawa na ganyan, pa smile-smile na ganyan, it's a sign of napahiya. Napahiya siya. Kaya wala na siyang masabi kundi, alam mo yun, parang gusto niya ipakita na composed pa rin siya pero napahiya siya. I'm sure itong mga bagag vloggers, yung kanilang linya, eh, masaya sila in a way na, ayan, nahuli na, parang ganun. Yan, buti nga sa'yo, ayan, ganyan. Pero, dito sila mapapahiya itong mga bagag vloggers dahil because of the security or yung kanyang trust sa ISAP, magkakaroon na tayo ng platform kung saan mapapatunayan ni Pastor na inosente siya at hindi siya guilty. Kasi 2019, na-dismiss yung kaso. And other than that, magiging tahimik na ang compound at babalik na sa normal na daloy. Yan kasi yung alam ko na iniisip ni Pastor Kibuloy. Kaya siya sumuko kasi nakikinita na niya after ng Senate hearing, walang remorse, walang mercy itong si Tore kasi siyempre talagang naka game plan na nila talaga yan eh. Regardless kahit anong outcome ng hearing, game plan talaga nila na ito yung recommendation to enter KOJC and never leave. Ayun, yun yung ano nila. Kaya nakita yan ni Pastor Kibuloy kung September 21 yung intel na papasukin talaga yan at totally palalabasin yung mga miyembro dyan, dadanak yung dungo kasi sa tingin nyo papayag yung KOJC na palabasin sila? Saan sila pupunta? So nabasa na yan ni Pastor Kibuloy kaya siya sumuko. And bago siya sumuko, tinignan niya kung saan ba siya dapat sumuko. At saka, napahiya siya dito kasi yung heartbeat, okay? Yung bunker, yung tunnel, yung sinasabi nila na kailangan titira sila dyan ng 1 month kasi nandyan siya sa compound, malaking kahihiyan kay Tore. Kasi sampal yun sa kanilang pagmumuka, ha? Hino-stage na ang KOJC boss nyo. Hino-stage na ang KOJC ni Diwata. Oh, yan. So malaking sampal yun kasi hindi na ano, kumbaga, alam mo yung 5,500 na class, ano yan? Flood control. Yung sinabi ni Marcos yun, finact-check siya ng bagyo. Okay? Ngayon, ito naman, nung sinabi ni Tore na nandyan si Kibuloy sa bunker, sa ilalim, okay, finact-check siya ni Pastor Kibuloy in a way na sumuko siya. So sumuko siya, kita nyo ah, walang details sa Davao City, saan? Kung sa compound niya nahuli, bakit si Tore mismo hindi niya masagot na sa compound yun? So doon pa lang, pahiyang-pahiya sila. So ako masaya, dapat nga tayo maging masaya. Kasi I'm sure magiging safe dito si Pastor Kibuloy. I'm sure magiging safe siya dito. Alam niya yung ginagawa niya. It had to be that way. Na magkaroon tayo ng commotion, chaos muna para malaman natin kung ano ba talaga, kung sino si ganito, sino si ganyan para malaman natin kung ano yung susunod na pangyayari. So, alam mo yung we had to go through a dark path para makita natin in the end na ito merong liwanag na nag-aantay. At ito na nga. So, yun lang po. Yan, update. In every time na may makita tayo na sinasabi nilang nahuli, sabihin natin correction, hindi po nahuli, sumuko. Malaki ang pinagkaiba. Okay, sasabihin natin yun. Lagi nating ipantapat sa kanila na tayo po ay masaya na si Pastor ay sumuko. Hindi po tayo malungkot, hindi po tayo umiiyak dahil siya ay sumuko. Okay? Dahil hindi siya yung nahuli. Yun lang ano natin. We have nothing to worry and we have nothing to be yung malungkot.
hindi tayo malulungkot kasi the moment na nag-decide si pastor na sumuko, we have to be happy kasi alam niya yung kanyang ginagawa. Okay? So yun lang. Thank you, these nuts. Ayan, thank you. Ngayon, wala nang silbi si Tori. Ito pa nga, magiging kawawa si Tori dito. Kasi ugali ni Marcos to eh. Pagkatapos kang gamitin, Attorney Vic, pagkatapos ginamit, anong ginawa? Tinapon. Pagkatapos nilang gamitin si Tori dito, baka pa nga hahayaan, pag kinasuan ng KOJC ito, hahayaan nila, hindi nila tutulungan, itatapon na nila. Ganyan ang ugali ni Marcos. Kaya kayo, na sumusuporta pa rin sa Marcos administration na to, sige lang, go ahead. Later on, akala nyo safe kayo kasi nandyan kayo. Kami dito, delikado kami kasi kami yung kinakasuan. Later on, pag tapos na sila sa inyo, goodbye. Goodbye, Tori. Kawawa ka naman. Yun lang, hanggang sa muli. Maraming salamat.